Filipino 6, Quarter 1, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Aralin 2. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Para sa ating most essential learning competencies, na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay na tanong. Pagkatapos ng iyong pag-aaral, ikaw ay inaasahang na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay na tanong. Naranasan mo na bang makapagbasa ng maraming kwento? Muli mo bang naisalaysay ang iyong binasa sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod sa mga pangyayari? Sa araling ito, matututunan mo ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas. Upang lalong lumawak pa ang inyong kaalaman para sa araling ito, ay dadako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Basahin ang kwento at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tulong ng nakalarawang balangkas. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Basahin muna natin ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Si Marang Mapangarapin. Si Mara ay isang magandang dalaga sa bayan ng Lucena. Masipag, masayahin at matalino rin siya. Ano pat masasabing, isa na siyang ulirang dalaga. Kaya lang, sobra siyang mapangarapin. Umaga o tanghali man, ay nangangarap siya. Lagi na lamang siyang nakikitang nakatingin sa malayo, waring nag-iisip at nangangarap ng gising. Dahil dito, nakilala siya sa tawag na Marang Mapangarapin. Hindi naman nagalit si Mara, bagkus pa ay ikinatuwa niya ang bansag na binigay sa kanya. Minsan, niregaluhan siya ng isang binata mula sa bayan ng Saryaya. Isang dosenang manok, tuwang-tuwa si Mara. Inalagaan niyang mabuti ang alagang bigay sa kanya ng nag-iisang manliligaw niya. At ngayon naman, ay pagsunod-sunurin natin ang ating kwentong binasa sa tulong ng nakalarawang balangkas na ito. Ano ang pamagat ng kwento? Tama! Ang pamagat ng kwento ay Si Marang Mapangarapin. Ano naman ang unang pangyayari sa kwento? Tama! Ang unang pangyayari sa kwento ay Si Mara ay isang magandang dalaga sa bayan ng Lucena. Masipag, masayahin at matalino rin siya. So sa unang pangyayari ay sinabi ang mga katangian ni Mara. Ano naman ang ikalawang pangyayari sa kwento? Tama! Ang ikalawang pangyayari ay umaga o tanghali man ay nangangarap siya. Lagi na lamang siyang nakikitang nakatingin sa malayo, waring nag-iisip at nangangarap ng gising. Ano naman kaya ang ikatlong pangyayari sa kwento? Tama! Ang ikatlong pangyayari ay dahil dito, nakilala siya sa tawag na Marang Mapangarapin. Hindi naman nagalit si Mara, bagkus pa ay ikinatuwa niya ang bansag na binigay sa kanya. Ano naman ang ikaapat na pangyayari sa kwento? Tama! Ang ikaapat na pangyayari ay minsan, niregaluhan siya ng isang binata mula sa bayan ng Saryaya, isang dosenang manok. Tuwang-tuwa si Mara.
At ano naman ang ikalimang pangyayari sa kwento? Tama! Ang ikalimang pangyayari sa kwento ay inalagaan niyang mabuti ang alagang bigay sa kanya na nag-iisang manliligaw niya. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Pagkatapos basahin ang kwento, pagsunod-sunurin ang tamang detalye ayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang pamagat ng kwento ay Si Bunsong Matulungin. Ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bunso ay tumutulong ng kusa sa bahay. Di lamang para sa sarili, kundi pati sa mga magulang at mga kapatid. Inilalagay niya sa kanya-kanyang lalagyan ang lahat ng kanyang gamit sa paaralan, sa bahay at sa iba pa. Sa ganito ay hindi siya maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali siya. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos at lahat-lahat na walang kakalat-kalat. Tumutulong din siya sa kanyang mga kapatid lalo na kung sila ay abalang-abala sa ibang gawain. Pagdating nila mula sa paaralan ay sasalubong na siya sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at ilalagay niya sa kani-kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya niya ay inaakyat na niya ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis ang ate niya ay kinukuha niya ang basahan at siya na ang magpupuna sa mga mesa at upuan. Ang tatay at nanay nila ay parehong naghahanap buhay. Sabi ng nanay niya ay malaking tulong daw sa kanila ng tatay kung silang magkakapatid ay masunurin, masipag, magalang at malinis. Natutuwa ang mga ito at hindi nila nararamdaman ang pagod. Nagpapasalamat sila sa Panginoon sa pagkakaroon ng masisipag at matulunging anak. Pag nakagawian na ay walang mahirap. At napakasarap pang pakinggan ang ay salamat, mabait at matulungin ang aking bunsong anak. Naibigan niyo ba ang kwento mga bata? Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang masasabi mo sa iyong binasa? Magbigay ng inyong opinyon. Ito ba ay muli mong maikukwento kapag ganito ang pagkakaayos? Bakit? Ibigay ang inyong opinyon. Kaya mo bang gawin? Ngayon ay tulungan mo ako na pagsunod-sunurin ang mga detalye sa kwento. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap na nagmula sa kwento. Narito ang mga pangungusap. Una, tinutulungan niya ang kanyang ate at kuya sa mga gawaing bahay. Sumunod, nagpapasalamat ang kanyang magulang sa Panginoon sa pagkakaroon ng anak na tulad niya. Sumunod, ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bunso ay handang tumulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Sumunod, lagi niyang inaayos ang kanyang mga personal na kagamitan sa paaralan upang maiwasan ang mga kalat. At panghuli, masaya siya sa kanyang ginagawa sapagkat alam niyang nakatutulong siya sa kanyang pamilya. Sa inyong palagay, ayon sa ating kwentong binasa, ano sa mga sumusunod ang unang pangyayari? Tama! Ang unang pangyayari ay ang bilang tatlo. Ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bunso ay handang tumulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Magaling! Ito ay ang bilang apat. Lagi niyang inaayos ang kanyang mga personal na kagamitan sa paaralan upang maiwasan ang mga kalat. Ano naman ang pangatlong pangyayari? Tama, ito ay bilang isa. Tinutulungan niya ang kanyang ate at kuya sa mga gawaing bahay.
Ano naman ang pang-apat na pangyayari? Tama, ito ay ang bilang 5. Masaya siya sa kanyang ginagawa sapagkat alam niyang nakatutulong siya sa kanyang pamilya. At ano naman ang panglimang pangyayari? Tama, ito ay ang bilang 2. Nagpapasalamat ang kanyang magulang sa Panginoon sa pagkakaroon ng anak na tulad niya. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Basahin ang yugto ng buhay ng isang paru-paro. Pagkatapos, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tulong ng nakalarawang balangkas. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang isang paru-paro ay dumaraan sa isang paghali-halili. Unang-una, ito ay nagmula sa isang itlog. Pangalawa, ito ay nagiging higad na kumakain ng mga dahon ng halaman. Pagkatapos, ito ay nagiging pupa na nagkukubli sa isang bahay na kung tawagin ay cocoon. Sa wakas, matapos ang mahimbing na pagkakatulog ay lalabas ito sa kanyang bahay at nagiging isang napakagandang paru-paro. Ngayon naman ay pagsunod-sunurin natin ang mga pangyayari sa ating binasa sa tulong ng nakalarawang balangkas. Ang isang paru-paro ay dumaraan sa isang paghali-halili. Unang-una, ito ay nagmula sa isang itlog. Pangalawa, ito ay nagiging higad na kumakain ng mga dahon ng halaman. Pagkatapos, ito ay nagiging pupa na nagkukubli sa isang bahay na kung tawagin ay cocoon. Sa wakas, matapos ang mahimbing na pagkakatulog, ay lalabas ito sa kanyang bahay at nagiging isang napakagandang paru-paro. Ayan mga bata! Naunawaan niyo ba kung papaano pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa isang kwento na inyong binasa? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!